love, laughter na po sa aking lahat. Tayo po na ito na lagi. Panginoon, salamat po Diyos sa pagkakataon na ito, sa buhay ko ng bawat isa, maging sa mga salita mo na aming akong pag-aaralan. Dalangin po Diyos na patuloy mangusap ka, buksan po espiritual na pangunawa ng iyong mga anak. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya sa pangalan ng Espiritus. Amen. Makakapunan po tayo lahat sa presensya po. Praise God. So, nakahanda lang po ba tayo? Amen. Amen. So, please all open our Bible in the book of Psalm 39. And Psalm chapter 39, yan din po yung pamagat, Psalm 39. So, titingnan po natin dito sa Psalm chapter 39 kung ano ba yung mapapag-aralan natin, kung ano ba yung sinasabi ng Psalm chapter 39 sa bawat isa sa atin. Okay, so, nandiyan na po tayo. Okay. So, sabi po niya dyan sa verses 1 and 2, I said, I will watch my ways and keep my tongue from sin. I will put a muzzle on my mouth as long as the wicked are in my presence. But when I was silent and still, not even saying anything good, my anguish increased. Sabi ko yan. Pause muna tayo. So dito po sa verses 1 and 2, ano po yung makikita natin dito? There are lessons that we can learn from this Psalm chapter 39. So dito po sa verses 1 and 2 na ito na ating binasa, nagpapatunay lamang po that there is a time to silent and a time to speak. Okay. May panahon na kinakailangang tumahimik. Kaya tayo po mga babae, hindi po palaging dala ng dala. There is a time, sabi dyan, to silent and a time to speak. Kung kinakailangan magsalita, ay magsalita tayo. Na, hindi naman maganda yung kinakausap ka, hindi ka rin sumasagot. Because everything, there is a time. So, yan nakikita natin. One lessons that we can learn is that a time to silent and a time to speak. Sabi doon sa Ecclesiastes 3 verse 7. Okay. Yan, sa Ecclesiastes 3 verse 7. Sabi po niya sa kanyang salita. A time to tear and a time to mend. A time to be silent and a time to speak. Talagang may oras. At alam natin na sa bawat pagkakataon ay may kanya-kanyang panahon. Amen. So, yan, a time to tear and a time to mend. A time to be silent. This time, anong oras natin? It is our time to silent. O, di ba? Pero mamaya, pag natapos yung ating service, a time to speak. Yan, pwede na tayo magkwentuhan. Kaya ngayon, medyo silent muna tayo. Amen. So, makikita natin dito na may kanya-kanyang panahon, mga kapatid. And Psalm 32 verse 3, another supporting verse. Sabi niya, when I keep silent, my bones wasted away through my groaning all day long. Ito po ay experience po ni King David. Kasi kung babasahin po natin yung kanyang background, dumating siya doon sa puntos na siya ay nagkasala sa Panginoon. At alam natin kung anong ginawang kasalanan ni David na kung tutusin sana, hindi dapat nagagawin niya. Pero nakagawa siya ng isang kasalanan sa kanyang buhay na talagang guilty. Kaya sabi niya, when I keep silent, pag nandun na inahayaan ko lang na nananahimik ako, my bones wasted away through my groaning all day long, sabi niya. Kasi alam niya na may ginawa siyang hindi tama. So what King David do is that, no? Ang ginawa po niya, humingi siya ng tawad sa Panginoon. Kaya, kung ating titignan, tunay nga, na kung alam mong guilty ka na nga, no, nananahimik ka pa, ay talaga magiging katulad. Yan yan, may experience mo. My bones wasted away. Oh, na parang hindi mo
mawari kung ano yung sitwasyon ko isa't it. Lalo na yung pagiging pagkakaroon ng guilt conscience, nagigilty ka. So ganon ang experience ni King David nung siya ay nagkasala at nanahimik siya. Kaya ang sabi niya noon, sabi po ni King David is that ang ginawa niya, humingi siya ng tawad sa Panginoon. Hindi kinakailangan, hindi dapat manahimik. Kinakailangan na nandun. Lumapit siya sa Panginoon at sabihin niya sa Panginoon na siya ay nagkasala at humingi siya ng tawad sa Panginoon. So sabi na natin kanina, merong time. Kaya kung meron tayong kasalanan, hindi naman maganda yung nananahimik ka lang. No? Nagtatanong na nga sila kung sino yung may gumawa ng hindi tama. No? Kung sino yung, for example, ano, yung nagkalat ng basura, eh natabik mo, natapon yung basura, natatakot ka pang mag-abig. No? Paminsan gan, di ba? Kunti lang. Remember, walang kunti ba sa paligid? Kaya, makikita po natin, there is a time for everything. Proverbs 28 verse 13. Sabi niya ulit sa Proverbs 28 verse 13, he who conceals his things does not prosper. Conceals means hiding. Itinatago mo. O syempre, pag itinatago mo, nananahimik ka. Sabi niya, he who conceals his sin does not prosper. But whoever confesses and renounces them finds mercy. Tunay na maliwanag ang salita ng Panginoon. Kasi kung itinatago, nananahimik, anong mangyayari? Sabi niya, special kong kasalanan. Yung itinatago ko, nananahimik ka. You will not prosper, sabi ko niya dyan. But whoever confesses, confess. Di ba, pag kinonfess ko natin, nagsasalita tayo. And renounce, then finds mercy. Kaya dyan po sa Psalm chapter 39 na yan, na sa ating binasa, okay, balik na tayo doon sa verse 1. Kaya sabi niya dyan kanina, I said, I will watch my ways and keep my tongue from sin. I will put a muzzle. Eh, parang yung horse, di ba? Ilalagyan niya ng muzzle para hindi siya makapagsalita or talagang tinatakpan ang bunganga. Kung pwede lang sana, pwede na tayo magkasala. Kukuha tayo ng pag may pantakit. Close mouth. Sana may nabibiging sipor, di ba? Para sipira talaga natin ang ating mga bunganga. Lalo na, kailangan yung paggalit tayo. Kasi di ba, paggalit ang tao, minsan hindi namamalayan kung ano-ano yung pinagsasabi. Kaya maganda kung meron sanang may mag-invento ng para sa bunganga ng lagyan ng sipi yung bunganga. Lalo na paggalit ang tao para hindi siya magkasala. Hindi kung ano-ano yung kanyang pinagsasabi na nakakapanakit ng kapwa. Kasi paggalit na tayo minsan, hindi na natin naiisip na nakakapanakit na pala tayo. Kaya nga we need to control. Okay, sabi niyo ulit din sa verse 2, inulit natin, yan sa Psalm chapter 39. But when I was silent and still, not even saying anything good, my anguish increased. Okay, let's go to verse 3. Sabi niya sa verse 3, my heart grew hot within me, and as I meditated, the fire burned, then I spoke with my tongue. Ano pong ibig sabihin nito? Okay. So dito makikita natin that we need to testify the goodness of God. Testify the goodness of God. Kaya meron po tayong testimony portion na tinatawag. Sino yung mga nag-testify kanina? Praise the Lord. Para ipamalandakan ang ginawa ng Panginoon sa buhay ko natin. So katulad po ni King David, sabi niya dyan, na talagang by heart, real heart, sabi niya within me. Di ba, pag meron tayong gustong i-testify the goodness of God, talagang gusto namin i-share. So, ganun po yung pakiramdam ni Haring David. So,
sabi niya, and as I meditated, the fire burned, then I spoke with my tongue. Kaya, sinabi ko, di ba minsan yung mga nag-testimony, sabi nila, ay talagang gusto ko talaga umaapaw at kagalakan sa aking puso. Kaya gusto kong ibahagi ang ginawa ng Diyos. Tunay nga po. All of us, we experience that there are times na talagang nararamdaman natin sa buhay natin na there is something na gusto nating sabihin. Lalo na pag alam mong there is a blessing, di ba? Talagang tuwa-tuwa ka. Na gusto mo talaga lahat ng makita mo ng makakausap mo, sasabihin mo kasi nga very excited ka sa ginawa ng Panginoon. So, yan po, no? Kaya sabi ni Haring David, no, just like maybe he need to testify, witness what the good Lord done in his life. Dahil bawat isa po sa atin, may ginawa ang Diyos. Amen. At may gagawin pa ang Diyos. Na humitingnan natin, napakarami pong ginawang maganda ang Diyos sa buhay natin. Kasi kung magkakaroon po siya ng trial balance, debit and credit, no? Ay marami pa rin po ang positive. Ang nasa debit side, marami pa rin. I-compare mo dahil ang daming pagpapala na ibibigay ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Yun na lamang nagising tayo kanilang umaga, praise the Lord. Dahil marami hindi nagising. Kaya, salamat sa Panginoon. Then we need to declare that He is good in our life. Okay. Verse 4. Go back to Psalm 39. Sabi niya sa verse 4, show me, O Lord, my life's end and the number of my days. Let me know how fleeting is my life. Ang ganda sana, ano, kung sasabihin ni Lord, oy, son niya, mabubuhay ka pa ng 80 years. So, ibig sabihin, may 20 years pa ako. Ang dami pa ako mag-senior. So, may 20 pa. Okay? Kung alam lang sana natin, pero wala na makakaalam, di ba? Kaya medyo pagkalina kasi isa sa mga mentor ko namin doon sa church. Anyway, nasa edad na rin siya, more than 16. She passed away is 39, so magalita ako na kanina. But anyway, he is in the, she is in the Lord. Nandun ba na masaya akong malungkot dahil syempre, pag mga kapatiran, hindi mo na makikita physically, but you know kung saan sila patutulo. So sabi ko kanina, ay mas maganda na yung sitwasyon na yung pinuntahan niya right now. Kaysa nung nabubuhay siya sa mundo. Kasi kung titignan, hindi naman medyo mahirap ang buhay nila. Pero nandun na pag ganong araw ng linggo talaga makikita mo in the Diyos. At tuwang-tuwa siya dahil first time niya nakarating ng Baguio ng Global Convention. Isa siya doon na pumunta. So I hope na at least nakita niya kung paano magpulit ang mga malalang palataya. Hindi ko ngayon i-expect na magkita po kami kung gano'n ba? So, gano'n na makikita talaga natin. Kaya yung number 3 po natin, the lesson that we can learn from this verse 4 is that the certainty of death. Tunay na dumarating ang kamatayan. The certainty of death. Hindi nga lamang natin alam kung kailan. Pero alam at alam natin na may hangganan po ang bawat isa sa atin. Hebrews 9 verse 27. Sabi ko dyan sa Hebrews 9 verse 27, just as man is destined to die once, and after that, to face judgment. Okay? So, ang katawang lupang ito, darating at darating ang time na ang bawat isa sa atin ay mawawala. Okay? Babalik sa alikabok. Pero sabi sa kanyang salita, mayroong pangalawang kamatayan. At ang pangalawang kamatayan
ay yung kaluluwa na may tatapon sa impyerno. All of us, we can experience unang kamatayan. Then ang katawang lupang ito ay babalik sa alikabo. Pero kung tayo po ay mananampalataya, may Kristo sa buhay, alam natin na hindi po natin ma-experience ang pangalawang kamatayan. Because we know that our soul, our kaluluwa, ay mapupunta sa kaharian ng Diyos. Dalawang lugar ang pwedeng puntahan, langit at impyerno. Kaya hindi po nasasayang yung ating pakikinig sa kanyang salita. Nalalaman natin. Kasi kung hindi po tayo nakikinig sa kanyang salita, hindi natin ito malalaman. Na meron palang pupunta ng tao. Of course, alam natin noon na pakinggan natin na may langit at may impyerno. Pero hanggang doon lang, hindi natin lubos ang maunawaan. Not like today, na nag-aaral tayo sa salita ng Panginoon, ay may mga process pala or may mga dapat gawin so that pag nawala sa mundong ito, tayo ay makakarating sa langit na kung saan nandun ang Diyos na ating pinagbili. And that is a perfect life. Okay? So sabi po dyan, no, just as man is distinct to die once, and after that, to face judgment, haharap po tayo sa Panginoon. Kaya nga, in the Bible, merong tinatawag na the judgment seat of Christ, which is, that is the rewards of those, awarding of rewards, ika na sa mga mananampalataya. So the judgment seat of Christ, mga mananampalataya po ang haharap sa Panginoon. And the another judgment, yung tinatawag na white throne judgment. Yung white throne judgment naman, lahat yun. And that is the final judgment na kung saan pag hindi nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, you will be thrown into the lake of fire, and the lake of fire is the second death. Paki-plus nga yung verse na yan para at least mabasa natin. It is found in Revelation. Sisingit ko lang ako. Okay. That is in the Revelation, I think, 14. Revelation chapter 14. We start on verse 11:15. Revelation 20 verses 11-15. Yeah. Then I saw a great white throne, and he who was seated on it. Earth and sky fled from his presence, and there was no place for them. Verse 12. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. Diba sabi nila, ito yung hawak ni San Pedro, aklat ng buhay. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. The sea gave up the dead that were in it, and dead in Hades gave up the dead that were in them, and each person was judged according to what he had done. The dead and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Oh, mayroong pangalawang kamatayan. No? Sabi dyan, if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Kaya mga kapatid, siguraduhin po natin ang mga pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Paano natin malalaman na ang pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay? Of course, the first thing that we need to do is to repent. Magsisi sa kasalanan, and then we need to open our hearts, and we need to declare, and confess, and receive Jesus Christ as our Lord and personal Savior. And after that, kinakailangan natin ang kanyang salita. Because the Word of God, ito po yung ating mapa sa buhay. Ito yung mag-guide sa atin ng mga dapat at hindi dapat gawin sa mundong ito. Tuturuan po tayo ng salita ng Panginoon. So, sabi natin, we need to obey the Word of God.
At habang tayo ay nag-uubay sa kanyang salita, I believe na ang pangalan natin ay nananatiling nakasulat sa aklat ng buhay. At may chance na mabubura ang pangalan sa aklat ng buhay. Paano mabubura? Kung ikaw ay papalikod sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kinakailangan po ng buhay po natin sa mundo ito. Iaray natin sa Kanya. Ikaw nga, 100% surrender life dapat po sa Panginoon. I-commit natin sa Kanya ang ating buhay. Kasi pansamantala lamang po, napaka-iksi po ng buhay sa mundo ito. Okay? Psalm chapter 90 verse 12. Sabi sa Psalm chapter 90 verse 12, sabi niya dyan, the length of our days is 70 years or 80. O, tingnan po ninyo. This is the span of life of a man. Sa Biblia, nakasulat po kung ilang taon mabubuhay ang tao sa mundo. Noong unang kapanahuna, talagang inaabot nila ang 900, 800 years. Si Noah nga, nag-asawa at the age of 500. Si Noah, 500 years old nung nag-asawa. So ang hahaba ng buhay nila doon. Pero nang dahil sa kasalanan ng tao, kaya umiksi ng umiksi ang buhay. Kaya nga po si Abraham, di ba, namatay siya at the age of, I think, mga 120. No? Hanggang doon na lang. Moses, 120. Hanggang sa dito makikita po natin sa Psalm chapter 90 na ito, sabi dyan, the length of our days is 70 years or 80. Kaya pala, pag na-reach na natin ang 70, favor already that comes from the Lord. Ibig sabihin, andyan na po yung favor ni Lord. Kaya salamat kay Lord kung ang ating mga magulang, mga lola ay buhay pa, and they reach 70 above. Nagpapatunay lamang na binigyan sila ng mahabang buhay. Kaya kung na-reach mo na ang 70, ay mahabang buhay na. So the length of our days is 70 years or 80. If we have the strength, sabi that. Yet the span is but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. Kaya napaka-iksi lamang po ng buhay ng tao. Ilang taon ka nung dumating ka ng Hongkong sa mga datihan na yan, nakabikada na. Ilang taon ka na ngayon? Sa mga baguhan, ilang taon din kaya kayo mag-i-stay dito sa Hongkong? Kasi most of us, sabi namin nun, mga dalawang taon lang. Dalawang kontrata, okay na yun, makapag-ipon lamang. Pero hindi eh. O, nakapagpatay ko ng bahay, nakapagpaaral ka ng kapatid, mga anak na tulungan. Pero still pa rin na andito ka. Buti na lamang po at nakakilala tayo sa Panginoon. So yun yung maganda dahil nakakilala tayo sa Panginoon, so nai-enjoy natin yung ating pag-i-stay, although sa inyong pong mga mother talagang sabihin na natin na may mga panahon talaga na kung titignan natin, hindi mo nakasama ng iyong mga anak, lumaki sila na hindi mo nakasama isa't it. Buti na lamang ngayon at may mga cellphone na everyday pwede mo na sila makita. At least may mga may gadget pa rin na pwede mo silang makausap. Na kung tutuusin natin mga kapatid, no? Napaka-exi lamang. Kaya kung magpapatayo kayo ng bahay, isyo na kung gano'n lamang yung bahay ninyo. Kasi kung three-story yung bahay ninyo, at kung umuwi ka na may arthritis, baka hindi mo na maakyat yung bahay. Eh kahit nalagyan mo siya ng escalator or elevator, baka pagsakay mo doon sa escalator, mamatog na doon yung puhod mo, baka matatakot ka rin, mahihimit yung mga tamay sa pag-akyat, diba? At least kung bungalo, kahit na mahina yung puhod, yung paunti-unti, pwede mo malibot yung bahay. Diba? Kasi, hindi tayo magiging bata, darating tayo doon. Kaya kung magpatay kayo ng bahay, it's better yung bungalo na lang. Bungalo sa kanya.
para at least, no, nalilito po siya. Kasi tingnan ko ninyo, sa mga kapatiran, sabi nila, habang gusto pa ng amo, pag ayaw na ng amo, uwi na. Pero habang may, habang open pa, di ba? Yun yung ating sinasabi na papakinggan. Because, nai-enjoy nila yung kanilang paninilihan sa Panginoon. Yun yung reason, isa sa reason, na kaya na kaya-kaya nila, gusto pa nila, kasi nakaka-enjoy naman ang manibihan sa Panginoon. Kaya mga kapatid, okay lang nga. Diba? Yung darating din yung time, we will have perfect life with our Lord. Amen? Okay. For they quickly pass and we fly away. Anong sabi doon sa verse 12? Bakit yung isimulat ko dito? Anong nakalagay doon sa verse 12? Tingnan na natin. It's verse. Pero ito yung what? Ito yung talagang kaya nga pinacheck mo ka. Pero ano yung nakalagay doon sa verse 12? Psalm chapter 90 verse 12. Ah, pwede rin. Kasi sabi niya, teach us to number our days aright, that we may gain a heart of wisdom. Diba? Kaya, sabihan natin ang Panginoon na, Lord, tulungan mo ako, tulungan mo ako, na ang oras ko, ang alalagin panahon ko sa mundo ito, ay magamit to give glory to your holy name. Kaya mga kapatid, huwag po natin sayangin ang natitirang panahon natin sa mundo ito. Bawat isa po sa atin. Kasi hindi natin alam, no, ang hanggang natin sa mundo. Kung pwede sana natin sabihin, o yung pinakamaganda sa atin, ang dapat po natin. Minsan tayo na bata, hindi bata po po na kaysa sa atin, kaysa sa mga matanda. Kaya ang mahalaga po is that sabihin natin kay Lord, teach us to number our days aright, that we may gain a heart of wisdom. Kaya praise the Lord. Ganun po ang gawin natin. No? So, use our life to be glowing the impact. Kaya pag-araw ng day off natin, mga Monday group, dapat andun na talagang alerto tayo. No? Na, ay, araw ng Monday ngayon. Today is my day off. No, I will go in the house of the Lord. Is that? Philippians 1 verse 21. Ito rin po yung maging goal din po natin sa buhay natin. I-apply Philippians 1 verse 21 na ang sabi niya sa kanyang salita. Okay. Philippians 1 verse 21. For to live is your Christ, and to die is sin. Yan ang sabi sa Philippians 1 verse 21. Hindi ko ba ito naitagay? Philippians 1 verse 21. Kasi maganda rin ito na maganda. Yan o, for to me, to live is Christ. So habang tayo nabubuhay para kay Kristo, at kung namatay, sabi niya, and to die is gain. Sino na po yung gusto mamatay? Tingnan ninyo kung ang kamatayan pala gate. Pero sandali, sandali, sandali. Pag mamatayan kasi hindi ka pupusapan. No? Kahit ano, hinihirap pa lang buhay sa mundong ito para ayaw natin all sa Canada. Hintayin ko kung kailan. Diba? Kaya hindi tayo kaagad makapagsalita na sabihin natin, oh, ako, para mahirap. Lalo na pag may mga mahal ka pa sa buhay na inaalagaan mo, nakailangan mo sa inyo mo. Kaya nita ka ng mga mother, diba? Ang prayer ni Lord, habang sa ang buhay ko para makalagaan ko, makalagaan ko ng mga mga anak ko. Kasi napakahirap na iwanan sa yung mga bata mo sa labi ng sa inyo, mga pamilya, diba? Mahirap. Yun yung inyong prayer. At least kung medyo napag-aral ninyo, natin na sila para so, sabi ko dyan, for me, to me is Christ. And to God, is gain. Okay, go back to verse 5.
pag-contest. Okay, in verse 5, sabi diyan, "You have made my days a mere handbreadth. The span of my years as nothing before you. Each man's life is but a breath." Each man's life is but a breath. So, ano po yung makikita natin dito? In verse 5, the shortness of life. Nagpapatunay na ang buhay ay maiksi lamang. Ang buhay ay katulad lamang ng isang awit. Di ba ang song, ang awit, may beginning, may ending? Yes. At kung ating titignan, lahat ay may simula, lahat ay may hangganan. So, maging ang buhay, may hangganan po ang lahat-lahat. Psalm 144 verse 4. "Man is like a breath, his days are like a fleeting shadow." Di ba? Yung ating anino, there are times na nakikita natin yung ating anino, naaaminag mo, ganun po yung buhay. Nakikita mo yung anino mo, mamaya wala na. So, napaka-iksi lamang po. Ito yung supporting verse niya, Psalm 90 verse 10, in this number 4. Okay. Anyway, pwede din. The length of our days, nabasa natin kanina, is 70 years or 80. "If we have the strength, yet the response, but trouble and sorrow, for it quickly pass and we fly away." James 4:13-14. Sabi yan. "Now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this or that city. Spend a year there, carry on business, and make money." Verse 14. "Why? You do not even know what will happen tomorrow." Oo nga naman. Walang nakakaalam sa atin kung ano ang mangyayari bukas. What is your life? Sabi ka, ano ang buhay mo? "You are a mist that appears for a little while and then vanishes." A mist. Kung titignan natin, di ba? Sabi na natin, nagsasakit ka ng kain. Oo. Pag malapit na siyang maluto, may usok. Pag luto na, wala na. Ibig sabihin, naluto na. So, ganon. Ang buhay sa mundo ito, napakasilamang po mga kapatid. Kaya wag po natin sayangin, nagluto sana, nasabihin natin kayo, "Lord, ang natitirang buhay ko sa mundong ito, gamitin mo to give glory to your holy name." Sino po sa atin ang nag-pray na sinasabi natin kay Lord, "Lord, ang natitirang buhay ko sa mundo ito, gamitin mo to give glory to your holy name." Pinag-pray ba niya? For me, that is part of my prayer every day when I ever wake up in the morning. "Lord, salamat sa bagong buhay. Ang nalalabing buhay pa, Panginoon, ay binigay mo sa akin, just use it to give glory to your holy name." So, praise the Lord. Dahil wala pa tayong magagawa sa mundo ito, kundi ibigay na lang yung buhay natin. No? Because our life here on earth is just only temporary. Temporary lamang po. Pero ang buhay sa Panginoon, it is eternity. Buhay na wala ng hanggan. Kaya, tiis-tiis lamang. Pero tingnan ninyo, kahit na ganito ang buhay natin sa mundo, nai-enjoy natin, isn't it? Kahit na maraming testing, maraming trials, gusto pa rin natin mabuhay. Unless na lamang talaga yung mga nagpapakamatay, talagang wala na sila nakakasahan. Pero in spite na maraming testing sa buhay, nandun pa rin na talagang gusto natin mapagtabukan na. Kaya nga kung may sakit tayo, di ba? Pumupunta ng hospital, nagpapagamot. Ibig sabihin, gusto pa natin mabuhay. Pero may hangganan ang lahat. Kung talagang wala na, yun na yung ending. Eh, di talaga. Hanggang doon na lang.
Dahil ang buhay po natin ay hiram lamang po sa Panginoon. Hiram lamang. Kaya kung may mga mahal tayo sa buhay na mawala sa mundo ito, salamat kay Lord dahil pinahiram niya tayo. Kayo, pinahiram niya kayo ng inyong mga asawa, pinahiram niya kayo ng inyong mga anak. No? Pag kinuha ni Lord just in case, praise the Lord. Dahil nabigyan kayo ng pagkakataon na naging mother. No? Dahil everything po ay hiram lamang. So, ang nagmamayari ang Panginoon, kung darating yung time na gusto niyang buhanin, kasi nga hindi lang po ibibigay. Just like in natural, isn't it? Pag may hiniram tayo, pag hindi mo yan isasauli, ay magagalit sa iyo ng hiraman mo. So, kinakailangan isuli at ang buhay ko ng bawat isa sa atin ay hiram lamang sa atin. At may kanya-kanyang time kung kailan kukunin ni Lord ang buhay natin na pinahiram. Okay, verse 6. Let's go to verse 6. And then sabi dyan, man is a mere phantom as he goes to and fro. He bustles about but only in vain. He heaps up wealth, not knowing who will get it. Okay na ninyo, ibon ka ng ibon dyan. Walang nakakaalam. Gumawa ka na lang ng last will testament mo kung may ipon ka. Para at least hindi naman masayang yung maiipon mo. Lalo na kung meron kang iginang po. Kasi alam ko niyo ang banko, wala tayong beneficiary doon. No? Pag nawala ka at walang nakakaalam na may ipon ka sa banko, sino makikinabang? Eh di banko. Oh. At least may pinagsabihan ka lang lamang. Pag sinabi mo sa kapatid mo, sa parents mo, kung ano man ang mangyari sa'yo, at least meron sila. Kasi ang bangko, sasabihin lang na patutunayan lamang nila na ikaw ay kanilang kapatid o ikaw ay kanilang anak, nanay, and then makukuha na nila. Kaysa naman masayang. Kasi tingnan ko ninyo, wala tayong dalang dumating sa mundong ito. Amen. Kaya nga palagi kong sinasabi, ang isinilang na bata, the baby, ang kamay ay tikom. Kayo mga mother, isinilang ninyo ang baby ninyo, tikom ang kalat. Ako mo kayo punod na din ah, di ba? Yan, ginagalan mo yung kanyang kamay. Kasi tikom siya. Bakit? Kasi ang bata niyan, marami siyang plano sa buhay. Marami siyang gustong gawin. No? Ang gusto niya, akin ito, akin ito, akin ito, akin ito. Kaya tikom ang palat. Pero pag namatay na ang tao, unang ang kamay. Wala kang nakitang taong patay na tikom ang palat. Unang siya, nagpapatuloy lamang na wala kang madadala pag nawala ang buhay mo sa mundo ito. Minsan talaga, tipid tayo ng tipid. Ay, tingnan naman natin. Pakainin naman natin minsan yung sarili natin, i-treat natin. Lalo na tayo dito minsan, hindi tayo marunong mag-order ng McDonald's para dito. Kaya pag umuwi ka sa Pilipinas, sasabihin mo sa anak mo, uy, anak, sige na, order ka. Eh, paano kasi hindi ka nag-order? Hindi mo alam. Yung mga bata doon sa atin, ang gagaling nila, isn't it? Sanay na sanay. Alam nila kung anong order. Kaya tingnan din po natin. Minsan naman, ilibre natin yung ating sarili. O kayo mga manday ko, baka pag may time din naman kayo, ayan, enjoy yung boto sa Siraya, baka hindi ninyo alam ang sa Siraya. Itulip naman ninyo minsan yung sarili ninyo. Diba? Hindi naman kamahalan yun. At least kung nagpunta kayo doon, nag-order ng pizza or may in-order kayo doon ng mga pasta, picture-picture, hindi pa rin nila sa Facebook. Kaya tuloy, sabi nila pag nakita, ay, ang yayaman nila sa sarap nila. Yun pala, minsan lamang, nangyayari.
Hello? Diba? It is reality na nangyayari. Minsan tayo mga naghahanapoy, tipid ng tipid. Pero minsan naman yung mga pinapadalhan natin. Hindi madalila naiisip. Kaya do not spoil your family. Do not spoil. Magkaroon dito tayo ng wisdom in marriage. Kung hindi lahat ng sinasabi nila si Ki, bigay ka ng bigay. Kaya tingnan ko natin. Okay? Yan sa verse 6 na yan, no, makikita natin is that the vanity of wealth. Vanity means useless, walang halaga. So walang halaga ang kayamanan, mga kapatid. The vanity of wealth. Kaya nga, even in the Word of God, sabi doon, may pagkain, may damit, be content. Amen. Huwag tayong maghangad ng the more pa. As long as na hindi naman tayo naghihira, oh, may damit tayo, may kinakain, be content. Kasi alam ko ninyo, pag the more pa, nanangarap tayo, baka mamaya maging greediness na tayo dito. Mawawala na tayo sa presensya ng Panginoon. James 1 verse 11. Sabi niya sa James 1 verse 11, for the sun rises with scorching heat and withers the plant, its blossom falls and its beauty is destroyed. And the same way, the rich man will fade away even while he goes about his business. Ang nakakalungkot ko na buhay is that nung medyo kabataan, ang sarap-sarap ng buhay mo. Pero noong pa-ending na ang buhay mo sa mundong ito, naghirap ka na. Yun ang kawawang buhay. Kaya sana po yung buhay po natin, mas okay yung ngayon ka medyo nakakaranas ng hirap. Pero pag nandun na sa pa-ending na pa-sunset na ang buhay natin, masagana na. Kasi wala na tayong lakas during that time. Kaya mahalaga po sa atin, kayong mga kabataan, do you have SSS? May pag-ibig 1 kayo, may pag-ibig 2. You need to have long-term investment para sa ganang pag dumating po tayo sa edad na yan, at least meron. Diba? Hindi ba ninyo alam na kung matanda na tayo at may pera, ay, maraming mag-aalaga sa atin. Ay, gusto nila tayong alagaan. Ay, aalagaan ko si Lola kasi may pera yan. Aalagaan ko si Lola kasi may pension yan. Huwag natin sabihin na, di ba may anak ako. Alam ko ninyo ngayon, huwag pa yung umasa sa mga anak ninyo. Kaya ngayon may anak ka man o wala, ang mahalaga po ay sa atin pong katandaan at least meron. No? Para hindi na masyadong hindi ka kawawa. So yung mga simpleng ganon, that will be okay. Kaysa naman yung talagang tipid ang gagawin mo sa buhay para lamang magkaroon ka ng milyon. May sakit ka, ayaw mo magpadoktor, lalo na sa Pilipinas, mahal ang doktor. Ano mangyayari sa'yo? Mawala ka, kanino maiiwanan ang pera mo? Tingnan natin ang kwento ay Luke 12, 13 to 21. Eto may kwento dito sa kanyang salita. Sabi ko dyan. Someone in the crowd said to him, teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. Verse 14. Jesus replied, man who appointed me a judge or an arbiter between you? Then he said to them, watch out, be on your guard against all kinds of greed. A man's life does not consist in the abundance of his possessions. Pero sa mundo, dito po nasusukat ang buhay ng tao. Pag mayaman ka, ay iniidolo ka nila. No, pag makasalubong ka, yes madam, yes sir, good morning madam. Pero pag pulungi, mahirap, walang kumapansin. Sa mundo,
ang pangantayan ko nila minsan ay ang pera. Pero hindi po sa Panginoon. Kaya sabi niya, a man's life does not consist in the abundance of his possessions. Verse 16. And he told them this parable. The ground of a certain rich man produced a good crop. Verse 18. 17. He told to himself, what shall I do? I have no place to store my crops. Alam po ninyo, ang mayaman na ito, napakaganda ng kanyang problema. Ang problema niya, saan niya ilalagay ang kanyang kayamanan? O, tanungin mo nga yan sa kapatid mo, may problema ka bang gano'n? Wala. Eh, ito ay yun ang kanyang problema. Saan niya ilalagay? Now, what shall I do? Anong gagawin ko? I have no place, walang lugar na pwede kong paglagyan. Kanya, ng aking mga ani. Verse 18. Then he said, this is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones. Ayun mo kanyang plano. And there, I will store all my grain and my goods. Verse 19. And I'll say to myself, you have plenty of good things laid up for many years. Ito yung kanyang plano. Take life easy, eat, drink, and be merry. Yan ang plano niya. Sarap nga naman ang magiging buhay niya, di ba? Pero tingnan ko ninyo sa verse 2. But God said to him, you fool! This very night, your life will be demanded from you. That who will get what you have prepared for yourself? Oh, diba? Kukuhanin nilo yung kanyang buhay. Oh, sino ngayon ang makikinabang doon sa kanyang mga ari-arian? No? Yung kanyang plano. Kaya sabi natin kanina, hindi natin hawak ang buhay natin. Hiram lamang ang buhay natin. Verse 21. This is how it will be with anyone who stores up things for himself but is not rich toward God. Kaya mga kapatid, ganyan po ang status. Kaya alam po ninyo, mas maganda rin po, no, na ang bawat isa sa atin ay magkaroon din ng bank account sa langit. Amen. Nakapag-open na po ba tayo lahat ng bank account? Ano yung bank account natin? Diba? Alam natin, Malakay chapter 3 verse 10 ang ating bank account. Kasi kung tutuusin, ito yung salita ng Panginoon. At least, if you're going to lay our treasure even in heaven, hindi po nasasayang. Kaya this should be an encouragement to all of us kung bakit yun pong ating mga even our income ay hindi lamang po para sa atin, kundi we need to use it to give glory to the living God. At alam natin, as we obey the word of God, no, pakiplas na ang Malakay chapter 3 verse 10. Kasi kasama ito eh, the vanity of wealth kasi yung ating pinag-uusapan. Kaya it is a challenge for us kung wala pa po tayong bank account sa langit, ayan, magkaroon po tayo ng bank account. Ito po yung ipon natin na hindi po siya nasisira. Hindi po ito nasisira. Kasi sabi niya, bring the good night into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this. This is the only verse in the Bible na nagsasabi na subukan mo ako. Wala na pong ibang verse na makikita sa Biblia. Only Malakay chapter 3 verse 10. Ang sabi niya, test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Yan ang pangako ng Panginoon. Kaya nga in this church, it is for our own good and our own benefits while we are teaching tithes and offerings. Kasi yan po ang sabi sa kanyang salita, no? Na we need to give our tithes and offerings.
What is tithe? 10% of our income. Lahat ng income natin, 10% ay ibalik sa Panginoon. Dahil naniniwala tayo na ang 90% na matitira with the blessing of the Lord. Ano ba ang pipiliin ko? 100% income without salary, ay without blessing, or 90% with the blessing of the Lord? Siyempre yung 90% na may blessing. Kasi yung 100% na wala namang blessing ni Lord. So at the end of the day, nasa atin po ang pagpili. Ano ba ang pipiliin natin? The Word of God says, if you obey, blessing will come. Kaya pag naumpisa na po natin, and I also encourage for those, pag naumpisa na po natin, be sure na tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy. Para tuloy-tuloy din ang pagpapala. Kasi alam ko ninyo, nagtatangin tayo ngayon. Maaari, nagbibigay naman ako ng aking tax, pero bakit parang kulang pa rin yung aking finances? Sabi nila, pag nagbigay, pagpapalaan ka. Hintay-hintay ka lang kapatid. Kasi di ba pag nagtanim ka ng talay ngayon, wala kang bunga. Maghintay ka ng ilang buwan bago magkaroon ng bunga. Kasi lahat ng itinatanim natin, kapatid, yan ay may bunga. Who knows? Bukas makalawa, it's your harvest time. At ang harvest mo pala, naku, rumaragas ang pagpapala, umaapaw. Kaya ganyan po ang ginagawa ng Panginoon. Kaya okay lang, sige, tanim lang ng tanim. Habang meron tayong hanap buhay, malakas tayo, we can give what is due to the Lord. Kasi kung mahina na po tayo at wala na tayong trabaho, hindi na tayo makapagbigay sa Kanya. At least, nung malakas ka, talagang nandun na nagtatanim ka. So, ang gagawin mo na lamang pag mahina na ay nag-aari na lamang dahil meron kang itinamin. Kaya ganyan po ang ginagawa ni Lord. Okay, go back to verse 7. Verse 7, sabi niya, But now, Lord, what do I look for? My hope is in you. So, Panginoon, ano pang hahanapin ko, sabi niya? My hope is in you. So, in verse 7, always hope in the Lord. Palagi po tayong magkaroon ng pag-asa sa Panginoon. Always hope in the Lord. O, ano yung inaawit natin? Isaiah 40, verse 31. Sabi doon, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Kaya kapatid, umasa sa Panginoon. Dahil tunay na meron po tayong aasahan sa Panginoon. Kung sa mundo, sabi na nila, habang may buhay, may pag-asa, how much more for us? Amen. Na nananampalataya sa Panginoon. Amen. Kaya may pag-asa kapatid, may bukas pang darating na mas maganda sa buhay po ng bawat isa sa atin. Katulad ngayon, hindi sa panghabang panahon, kung yan tayo ng hokong isang it. Sino sa inyo ang gustong habang may buhay ay kung yan ng hokong? Di ba wala? Alam ko na pangarap din ng bawat isa na pag umuwi ng Pilipinas, ay, buhay doon yan naman. Kasi it's time. That is harvesting time. Kaya na yung sitwasyon po natin ngayon, tiis-tiis muna dahil naniniwala tayo na meron tayong aasahan sa Panginoon. Romans 15 verse 13. Sabi niya sa Romans 15 verse 13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Kaya may pag-asa. Dahil habang may pag-asa po tayo, at alam natin na ang pag-asang yan, at pagtitiwala sa Panginoon, magkasama po yan.
may pagtitiwala, meron kang aasahan, at meron kang pananampalataya. Okay, so praise the Lord. Okay, verse 8. Hanggang verses 12 at 13 pa tayo blessings. And verse 8, pag ilan na ninyo yan? 7. Okay. Verse 8, sabi niya, save me from all my transgressions. Transgressions means sins, kasalanan. Do not make me the scorn of fools. So, ibig sabihin po niya, no, the importance of forgiveness. The importance of forgiveness. Mahalaga po ang kapatawaran. Remember na ito pong Psalm chapter 39 na ito, no? Si Haring David, siya po ang sumulat ng Psalm na ito. Mga experiences niya, nakita niya, nangyari, naranasan niya. So sabi niya dyan, sa verse 8, no, the importance of forgiveness. Naranasan ni David na siya ay magkasala at alam niya na siya ay pinatawad ng Panginoon. Psalm 51 verses 10 to 12. Sabi po dyan sa Psalm 51 verses 10 to 12, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. So si Haring David, ito po yung sabi niya sa Panginoon, no? Na create in me a clean heart, Lord. After na siya po ay nagkasala, talagang humingi siya ng tawad sa Panginoon. Kaya sabi niya, linisin mo ang aking puso, Panginoon. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. And we know that God forgive the sin of David. Kaya lamang po, David suffer the consequences of his sin. God is able to forgive us. Ano mang klaseng kasalanan yung ginawa natin or gagawin pa, God is able to forgive. Kaya lamang po, there is a consequences of every sin na ginagawa po natin sa Panginoon. Yun yung mahirap doon eh. Yung you're going to suffer. Katulad ni Haring David, di ba? Na talaga yung buhay ng kanyang pamilya, kung babasahin ko ninyo, yung naging family history po ni David, na magulo, hindi naging maayos yung kanyang pamilya. Di ba yung kanyang mga anak? Yung anak niya, nirape yung isang anak niyang babae, and then yung isang anak, pinatay niya yung isa niyang anak, di ba? There is papayan, there is a murderer na nangyari, there is rape, because of the sin of David, it affects his family. Kaya yun ang tatandaan natin. God is able to forgive our sin. But the consequences of our sin, we need to suffer. So, gagawin na lang ni talagang nandun na, Lord, always create in me a clean heart. Matthew chapter 6, verse 14. Sabi niya ulit sa kanyang salita, for if you forgive men, when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. So there is no option than to forgive those who sin against us. Unforgiveness, ito po ay isang basura na nakalagay sa puso. Kaya tanggalin ang basura sa puso at punuin ng pagmamahal. Because love covers the multitude of sin. Colossians 3, verse 13. Sabi niyo ulit, bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. Kaya, magpatawa. Sige, patawarin mo na. Di ba? Pag
Pag tayo nagpapatawad, dumadaan ang pakiramdam. Yes. Ahayaan mo ba na magiging mabigat ang pakiramdam mo? You just release your forgiveness. Para po mapalaya ang sarili mo. It is for your own benefit. Para rin sa kakabuli mo. Amen. Okay, verse 9 through 11. 9, 10, 11 ang babasahin natin. Go back to Psalm chapter 39. Sabi niya. Verse 9. I was silent. I would not open my mouth. For you are the one who has done this. Verse 10. Remove your scourge from me. I am overcome by the blow of your hand. Verse 11. You rebuke and discipline men for their sin. You consume their wealth like a moth. Its man is but a breath. Okay. Ano po yung makikita po natin lesson dyan? God rebuke and discipline men for their sin. Tunay. Na ang Diyos po nire-rebuke niya. No? At dinidisiplina niya ang isang tao for their sin. Kaya kung magkakasala po tayo, talaga merong disiplina, nire-rebuke. Kaya kung tayo po ay nire-rebuke ng ating pastors, leaders, employers, di ba minsan si employers nag-rebuke? Paano mag-rebuke si employer? Galit. Pinapagalitan, sabi na natin, rebuke ni employer. Disiplina, di ba? Disiplina ni employer. Para ba mas maganda ng pakinggan at mas okay i-apply na disiplina ni amo, hindi yung galit ni amo ay gayon. Mas magandang disiplina ni amo. Kaya pag hindi mo sinunod yung utos ni amo, nagdidisiplina yan. Kaya sa simpleng utos ni amo, dapat specific, dapat talagang sinusunod, isn't it? Sabihin niya kasi sa'yo, mag-boil. Iboil mo lang yung choy sam. With oil, cooking oil and salt. Ano ang ginawa mo? Iginisa mo, nilagyan mo na. Ano yung inilalagay na soy? Oyster sauce. Lagyan ko nga ng oyster sauce sa ibabaw kasi mas masarap. Diba? Ipagagalitan mo talaga. Kasi you don't follow the instruction. Okay. So, ganun din po ang Panginoon. Most especially po ang Panginoon. Lalo na po pag nakikita niya na lumilis na po tayong landas. Iba na yung ating ginagawa sa buhay natin. Nandyan po ang Panginoon. He rebuke us. He discipline us. Bakit? Because He love us. Amen. Kasi mga anak tayo. Kung sinasabi po natin na anak tayo ng Diyos, no? God will discipline us because love us. Just like your parents. Mas grabe pa nga minsan ang magulang, no? Yung istriktong magulang. Minsan ang mga bata, pag istrikto yung magulang, galit sila. Pero darating yung time, pag sila na rin ay naging parents, they will understand. Ay, kaya pala, istrikto noon si tatay, si nanay, para pala sa kabutihan ko. Pero, ang ugali kasi natin, di ba, nag-re-reveal, pag tinuturuan na, nag-re-reveal din mo. Which is wrong. Job 5, 17 to 18. Sabi niya sa Job. Job chapter 5, verse 17 to 18. Blessed is the man whom God corrects. So do not despise the discipline of the Almighty. Verse 18. For he wounds, but he also binds up. He endures, but his hands also heal. Ganyan si Lord, no? Nagdidisiplina, pero alam natin, no? Na ginagamot din niya, nasusugatan na tayo, God is able to heal. Yan ang ginagawa ko ng Panginoon. Okay, Proverbs 3, 11 to 12.
Sabi ulit sa Proverbs 3:11-12, "My son, do not despise the Lord's discipline, and do not resent His rebuke." Verse 12. "Because the Lord disciplines those He loves, amen, as a father the son He delights in." Kaya dinidisiplina po tayo ng Panginoon para sa ganun ay maitama ang mga dapat paitama. And the last one from verses 12-13 in Psalm chapter 39. Sabi po niya sa verses 12-13, okay, "Hear my prayer, O Lord. Listen to my cry for help. Be not deaf to my weeping, for I dwell with you as an alien, a stranger as all my fathers were." Verse 13, "Look away from me, that I may rejoice again before I depart and am no more." Diba? So, dito po sa verses 12 and 13, no, what we can learn is that keep on praying. Keep on praying. Sige, patuloy po tayong manalangin. Dahil ang manalangin po, being a believer, prayer is the oxygen of a Christian. No. Yan po ay tinatawag na oxygen natin ang prayer. Kasi kung hindi po tayo nag-pray, tayo po ay isang Kristiyano naghihingalo. Kaya we need to pray. Ang dami po natin dapat ipag-pray. Be a woman and man of prayer, mga kapatid. And we can also help others through prayers. So marami pong dapat ipag-pray. James 5 verse 16. As supporting verse, sabi yan, "Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective." The prayer of a righteous man is powerful and effective. Amen. Sino po ang tinutukoy na righteous man? You and me. Those who believe in the Lord Jesus Christ, they are become righteous man. The righteousness is in the Lord Jesus Christ. Kaya ang panalangin mo, kapatid, panalangin ng bawat isa sa atin ay makapangyarihan. Kaya we pray because God answers our prayer. Matthew chapter 7, verses 7-8. Sabi niyo ulit sa kanyang salita. And Matthew 7, verses 7-8, "Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you." Verse 8. "For everyone who asks receives, he who seeks finds, and to him who knocks, the door will be opened." Kaya nga kapatid, huwag po tayo manghinawang manalangin sa Panginoon. Amen. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin, sinasagot po niya lahat ng kahilingan natin. Kaya sige lang. Did you know that the more that we pray, the more po na pinagpapala tayo? Kasi marami kang panalangin kay Lord, ibig sabihin, marami rin siyang sasagutin sa buhay mo. Amen. O, kung isa lang ang panalangin mo, dalawa lang ang panalangin mo, pag sinagot ni Lord, di dalawa lang ang kasagutan. Compare mo isa, ang dami lahat ang pinapanalangin mo kay Lord. And then, pag sinagot ni Lord ang panalangin, rumaragas ang pagpapala, ang kasagutan ng iyong panalangin. Amen. Amen. Kaya mga kapatid, just keep on. So here in Psalm chapter 39, as our conclusion, the summary of our lesson, what are the lessons that we learned? Sabi natin kanina, a time to silent and a time to speak. Testify the goodness of God. The certainty of death, dumarating talaga ang kamatayan. The shortness of life, maiksi lamang po ang buhay. The vanity of wealth, walang halaga po ang kayamanan. Always hope in the Lord. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Palaging umaasa dahil may gagawin ang Diyos sa buhay. The importance of forgiveness. Dahil tunay po, kailangan po natin ang forgiveness. God rebuke and discipline men for their sin. And keep on praying. Amen.
Panginoon, salamat po God sa iyong salita. Natunay nga po, tinuruan mo po kami, O God, ng mga dapat po namin gagawin sa mundo ito. And this Psalm chapter 39 na amin nga po pinag-aralan, O God, Lord, marami kang itinuro, Panginoon. At ang mga bagay-bagay na ito, O God, ay makita po sana sa buhay namin, Lord, na isinasagawa po namin, O God, ang bawat salita na amin nga po napapakinggan. Panginoon, salamat, O God, dahil makapangyarihan ang iyong salita na patuloy na pinapakinggan at pinag-aaralan po namin. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, at ibinabalik ko po sa iyo ang mataas na papuri sa pangalan ng Jesus. Okay. Balik po.